I'm going to tell you how to speak with confidence in front of the camera and how can this help you become effective in your online teaching. In this episode, I have three tips for you. Are you ready? Let's talk. Hello, mga chocolates, and to our new viewers, welcome to Chock Talks. This is Chock and Cabo, and I am a teacher. This is episode 3 of the hashtag Teachers Helping Teachers series on this channel. And if you're new to this channel and watching this for the first time, I suggest that you watch episodes 1 and 2, and the link is down in the description. Our goal is to help our fellow teachers who are struggling in this new normal. Teaching online is really challenging. Pero wala na tayong magagawa. We are all in this together. A fellow teacher asked me this question. Chok, I was trained to teach inside the classroom and I've been doing this for many years. Hindi ko alam kung ready na akong magturo online. Aside from the things that I have to prepare, lessons, modules, etc., lahat ng yun nakakataranta. Tapos magtuturo pa in front of the camera. Hindi ko kaya. Pwede bang mag-retire na lang ako? Ang tagi ko na lang nasabi sa kanya ay, wag naman teacher, kaya natin yan. Do you also feel the same? Sometimes it's so hard to think that we are going to do this as we start school year 2020-2021. Can you comment down below? Ano ba yung mga bagay na kinakabahan kayo pagdating sa pagpasok ng bagong school year? Dear teachers, this is the very reason why I am here. Why I created this channel. I've been in the teaching profession for 20 years. And you know, just like everyone, I try my best to improve my craft as a teacher because I really want to be effective, not only inside the classroom, but even outside. And I've been attending seminars, trainings, and I've watched so many videos on YouTube to learn on how to be effective in teaching, not only inside the classroom, but also online. Ang pagtuturo sa loob ng classroom ay sobrang iba sa online teaching. Sa loob ng classroom, you can go around and interact with your students person to person. Makikita mo kung bored na sila, o kung natutuwa sila sa pagtuturo mo, o nahihirapan sila. When we go full-time, online, magiging challenge ito. Alam ko may camera, but it's a different story when you're teaching inside the classroom na pinapawisan ka at nandito ka sa harapan ng camera na kinakabahan ka. Ano kayang iniisip nila? Nakikinig ba sila? Or tama ba yung mga sinasabi ko? Etc. and so on. So dapat yan lahat. Pagandaan natin. So the next question is, am I confident in teaching in front of the camera? Can I speak clearly and confidently in front of the camera para masiguradong matutumbok ko yung lesson at masasabi ko sa mga bata ang lesson namin ng malinaw? So Chok, paano ba mag-ano? San ba ako titingin? Paano ba magsasalita sa harap ng camera ng maayos? Yung hindi ka matataranta, yung hindi ka makakalimot, yung ganun, kinakabahan na talaga ako. Okay, teachers, relax. Hingin ng malalim, sabay-sabay. Mayroon ako nakausap na isang psychologist, shout out to you, J.R. Ilagan. And may tunuro siyang technique para ma-relax tayo pag kinakabahan na tayo. 4, 7, 8. Okay? So, hihinga tayo ng malalim kasabay nung asong kumakahol. Hihinga tayo ng malalim for 4 seconds. Tapos pipigilan mo ng 7 seconds. Tapos, nilalabas mo ng 8 seconds mula sa bibig. Nakuha niyo po yun. Sabay-sabay tayo. Ready? Inhale. Ganon. Paulit-ulit lang. Pero wag masyado because sabi niya, pag mga ilang beses mo ito ginawa, baka makatulog ka. So mamaya nyo na gawin. Huwag muna kayo matulog. Watch the video, okay? Here are some tips on how to speak with confidence in front of the camera. Tip number 1, know your content.
importante, teachers, na alam mo kung anong sasabihin mo. So, do you remember yung time na nagka-practicum tayo when we were asked to write our lesson plan na detailed format? It's kind of similar to that, pero ang kaibahan lamang nito ay isusulat mo kung paano mo siya ituturo online. Kailangan mong sumulat ng script kung paano mo to i-deliver sa harapan ng camera. Bakit kailangan ng script kapag online teaching? Ginagawa akong pagsusulat ng script, dear teachers, para alam ko yung sequence ng gagawin ko. And then, sa editing, magiging madali na sa akin kung saan ko puputulin, anong isusunod ko, so and so on and so forth. Okay? Ganun po yung ginagawa natin. Another thing, this also serve as my guide para hindi ko na kinakailangan i-memorize lahat ng sasabihin ko in front of the camera. Sa tip number 2 and 3, malalaman nyo kung bakit importante to know your content. Bakit ko sinasabing hindi mo kailangan i-memorize? Ang problema kasi kapag memorize mo yung script mo, hindi siya nagiging mukhang natural at hindi rin siya nagiging magandang pakinggan or panoorin para sa mga estudyante. Para ka lang, Mr. Roboto, alam mo yung step by step, diretso, kailan? Siguro, ang susunod yung tatanungin, so ibig sabihin ba dapat lagi ako nakatingin sa camera? As much as possible, teachers, kung kayang laging ganun, mas mainam. Kung hindi naman, halimbawa, kukunin ko yung laptop ko para makita ninyo. Ilagay niyo yung laptop banda rito, mamaya papakit, tingnan niyo, ang ganda ng ilaw, di ba? Pero pag ganito mababasa kayo, halimbawa, when you do your script, una, you start with lesson 1, ano yung introduction ninyo? Number 2, objectives or learning targets. Ibigay niyo sa mga bata yun isa-isa. Tapos you go to the lesson proper, your activities, no? We will do a separate vlog on how to do the lesson. Pero just to give you a little idea on how to do the outline, ganito po yun. Dahil alam mo na yung content mo, we proceed to tip number 2. And that is practice, practice, practice. Say it again. Practice, practice, practice. Bakit importante mag-practice? Kasi nga, practice makes perfect. Pero nobody's perfect. So why practice? Ang corny. Saan ba maganda mag-practice? Okay? Katulad ng binanggit ko sa episode 2 natin, practice is very, very important. Magsalita ng mag-isa katulad nito. Or if you want, you can have your partner with you in front and to listen to you kung ano na mga pinagsasabi mo, kung tama na ba, kung malakas ba yung boses mo, etc. Pero kung practice ang pag-uusapan, pwedeng sa banyo, sa kotse, no, sa habang naglalaba ka, no? Ibig ko sabihin is, importante lang na meron kang avenue para makapag-practice. Bukod sa pagpa-practice in speaking in front of the camera, importante din to practice the tone of your voice. Dahil sobrang taas ng boses mo or sobrang baba ng boses mo, magkakaroon to ng epekto when you speak in front of the camera. Dahil mga teachers tayo, we are born to speak like this. Hindi ba? Meron tayong na auto-tune eh, na inaitatama natin yung boses natin depende sa pangailangan. Pero ngayon na online teaching na hindi mo kinakailangang sumigaw para marinig ka ng mga estudyante. Yung tamang tono lang, na kalmado, pero with authority and with conviction. Bakit ko sinasabing huwag naman sumigaw? Dahil meron ka namang mic at naririnig ka. O, ang tanong mo, anong mic ginagamit mo, Chok? Nandun tayo sa susunod na episode, sa episode 4. Pag-uusapan natin yung mga starter pack, ano yung mga ginagamit ko while doing my online teaching or yung pagbablog katulad nito kasi very similar naman yan. So, practice, okay? Isa pang point, naalala nyo yung episode 2 natin? Ang sabi natin, we need to be comfortable in front of the camera at iiwasan natin na huwag tumingin palayo sa camera. Importante nakatingin ka sa audience mo. Bakit? Pupunta tayo doon sa tip number 3. So ang tip number 3 ay speak with confidence. Ano ba ang trick dyan? Madali lang po. Handa na ba kayo? Bago ko sabihin, nag-like ka na ba? Nakasubscribe ka na ba? Pinindot mo na ba yung notification bell para updated ka sa lahat ng ating mga vlogs? Okay, let's go to tip number 3. Read and recite. Again, read and recite.
So ang dapat yung gawin mga teachers is when you're done doing your outline or your script, hahati-hatiin mo yan per sentence or per phrase. Hindi ko alam kung napapansin ninyo while watching this video, ang daming mga cut, di ba? Kasi ganun yung ginagawa natin. Meron tayong script at ang ginagawa natin, titingin tayo sa script, titingin tayo sa camera, magsasalita tayo at magpo-pause. Titingin sa script, aaralin, titingin sa camera, magsasalita tayo. Ganun lang yun. Ganyan ang ginagawa natin kapag nag-edit tayo ng video. Mas madali yung pagputol. Pero may next tip, siguro, sigit na tip para dyan sa mga mag-record ng video. Bago kayo magsalita sa camera, mag-pause muna kayo ng mga 2 to 3 seconds. At pagkatapos yung magsalita, mag-pause ulit ng mga 2 to 3 seconds para may space sa pagputol ng mga video clips ninyo. Kung gusto nyo ng editing tips or vlog kung paano mag-edit ng video, can you comment down below also para gagawa tayo ng content tungkol dyan. So yung unang binigay natin ay kapag nag-record kayo ng video at i-upload nyo online. Pero paano kapag live chat at kailangan mo mag-lecture sa harapan ng mga estudyante mo? Ang unang dapat mong gawin, katulad ng binanggit ko, when you have your script, gawin mo siyang outline para you follow the sequence. Huwag kang maliligaw. Ako ang sakit ko is madaldal ako at madami kong adlib. Pero nasanay na ako na pag nag-adlib ako, kailangan maibalik ko ulit yung aking sinasabi doon sa next point ng aking outline. Anong ginagawa ko para hindi mawala? Bukod sa laptop na nandito, meron po akong kopya ng aking outline sa baba ng camera. Para kung titignan ka mabilis lang, alam mo yung habang nagsasalta ka, nakikita mo naman dito? Ganon. Tignan nyo, eto, papakita ko sa inyo yung itsura ng aking maliit na studio at kung saan nakalagay yung mga kodigo ko. Tignan ninyo at pwedeng-pwede nyong gayahin. Okay? Gayahin nyo po ito. Here we go. So eto mga kaibigan, kung nakikita nyo, ito yung ating camera. Tapos sa baba nyan, andyan yung ating kodigo. Okay, yung guide. So mic, tubig, earphone, tissue kasi pawisan tayo. Eto, may guide din tayo dyan. Ayan, kung kaya nyong gawin na malaki mga font, depende sa kagustuhan ninyo, mas okay. Then you also have your notes here. So lahat yan ay nanti dito. Shout out, Emmanuel. Andyan pa rin siya. So there you go, dear teachers. I hope may napulot ka sa vlog na ito. And sana, kapag na-practice mo na at nagawa mo na yan at nakapag-upload ka ng unang video mo, itag mo ko or share mo sa akin para makita ko. No? Teachers helping teachers. Share your videos. Parang dito, as you watch this video at may nakita kayong kulang or mali, comment down below para we can improve. Tulungan lang po tayo. So, ready na ba kayo to record your first online class? Or handa na ba kayong humarap sa mga estudyante nyo kung kailan ang pasukan? Sana po ay nakatulong ang ChockTalk sa inyo. And once again, if you're new to the channel, please subscribe to the channel. Hit the notification bell. And please share this video to our fellow teachers. Para nang sa gayon, mas marami tayong matutunan sa isa't isa. And for this vlog, our shout out is for the following. Thank you! Thank you! Thank you sa'yo! Thank you din sa'yo! Thank you sa'yo! Subscribe ng subscribe! To all our chocolates who are watching, thank you because we are growing every day. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta ninyo sa channel na to. Lalo nagkakaroon ako ng motivation to continuously create contents para po sa mga teachers na nanonood at para din sa mga estudyante na nanonood dito sa channel na to. So once again, thank you for watching our vlog for this series of hashtag Teachers Helping Teachers. Just like what I always say, stay home, stay safe, and God bless everyone. Thank you for watching. On this episode, I have 3 tips for you. On this episode, take 5.